Isang bagay ang hindi mawawala pagdating sa pagpapatayo ng negosyo. Ito ang pagpili ng pangalan para sa itatayong negosyo. Ngayong hapon, alamin natin ang kahalagahan ng pagpili ng business name. At alamin natin kung paano ito ipa-register sa napili ninyong pangalan para sa inyong negosyo. Tutok lang dito sa Business as Usual. O alamin natin ang pagpaparehistro ng business name at ang mga requirements na kailangan. Mahalaga ba ang business name para sa itatayong negosyo? It will spell the success or failure of a business. Lalo na yung mga pangalan na malakas ang dating, madaling bigkasin, mas malaki ang posibilidad na maging matagumpay. Pagdating sa pagpili ng pangalan ng inyong negosyo, ito ang inyong tandaan. Kinakailangan pag-isipan nila ng matindi kung ano yung ipapangalan. Kasi hindi lamang dapat basta kung anbawa kadalasan yung type. Ipapangalan ko na lang sa panganay na anak ko. Ang pangalan ng anak niya ay Telescura. Telescura Restaurant. Parang hindi yata angkop doon sa kanyang negosyo yung pangalan. Kinakailangan talagang sabihin natin magkaroon ka ng imagination o creativity sa pagbuo ng pangalan ng negosyo. May kaukulang batas na nagsasaad na kinakailangang iparehistro ang inyong mga business name upang maging legal ang inyong itatayong negosyo. Ang Republic Act 383, yun ang basihan o ang batas na nagsasabi na kinakailangang magrehistro sa Department of Trade and Industry ang sinumang single proprietorship na gusto magsimula ng isang negosyo. Kinakailangan yung pangalan niya nakarehistro sa kanyang pangalan at ito ay base sa isang address lamang. Kung ipaparehistro mo ang iyong negosyo, dapat nasa tamang edad ang mag-a-apply ng business permit. O isa'y 18 years old na, pwede ka na magrehistro at lalong-lalo ikaw ay sinilang sa Pilipinas at isang Filipino citizen. Ito ang mga requirements na kailangan sa pagpaparegister ng business name. Napakadali na rin actually ng requirements. Ano? Kung noong una, kinakailangan mo pa ng iba-ibang mga dokumento bilang pagpapatunay na iyon ang magiging negosyo mo. Kumbaga, kailangan may license pharmacist ka, may license masahista ka. Ngayon, wala na lahat yan. Na-relax na lahat ang mga requirement na yan. At ang kinakailangan na lamang ay yung registration form na sign mo at yung processing fee kung magkano man siya ayon sa kategorya. May expiration ba ang registration sa business name? Kumpara sa ibang registrations, ano, mas mura ang binabayad natin sa business name registration kasi ito ay good for 5 years. So kung hati-hatiin mo, halimbawa ang 200 pesos na ibabayad mo kung ikaw ay mag-ooperate sa barangay. So more or less ito ay lamang ay 40 pesos lamang kada taon. Kung kaya sabi ko nga, napakaganda at napakamura naman ito para sa isang security. Security ng isang pangalan ng iyong negosyo. Mahalaga pala ang business name sa ating itatayong negosyo dahil minsan dumidepende din ang pangalan sa pagpatok ng ating business. Para sa susunod na impormasyon pang negosyo, tutok lang dito sa Business as Usual. Isang salawikain ang ibig sabihin ay kapag matyaga ka sa paghahanap buhay, may kapalit ito na gantimpala. Tunghayan natin ang nakakahangang kwento ng ating maswerteng Pinoy na si Aling Nora. Ako si Nora Linda Faustino. Nagtitinda ako ng mga lutong ulam. Namumuhunan ako ng 2,000 araw-araw. Ngayon kumikita naman ako ng 500 sa bawat araw na pagtitinda ko. Nung kinikita namin araw-araw, nakakakuha kami ng pangkain namin, pang nakapagtabi ng pambay sa ila, pambay sa tubig, nakapagtabi pa ng konti. Pagdating ng umaga, abang nakasalang pa yung aking mga ititinda, tinitext ko na yung mga suki ko para alam na nila kung ano yung menu namin sa araw-araw. Ngayon, mag-reply na lang sila para kung ano yung order nila. At pagkaluto, di-deliver na lang. Financial, minsan dumadating yung bigla ang emergency gastos na hindi maiwasan, magkasakit. Nalaman na natin kanina ang kwento ni Nanay Zenny at nakakahanga ang istorya ni Aling Nora. Saksihan naman natin kung paano pinaghandaan ni Nanay Zenny ang kanyang ibibigay na maliit na pangkabuhayan para sa kanyang napiling tulungan na si Aling Nora. Ang
umaga pa lang ay naging abala na si Nanay Zenny ng pamimili ng mga gamit sa kusina para makapag-umpisa ng isang munting karinderya. Ngayon ay handang-handa na ang munting surpresang ibibigay ni Nanay Zenny kay Aling Nora. Abangan mamaya ang pagsurpresa natin kay Aling Nora at ang pagbibigay ng munting pangkabuhayan showcase ni Nanay Zenny. Kaya pakatutukan ang pinaka-exciting na bahagi ng Pidang Pinoy!